no-fly zone ang CCP complex para sa ASEAN Summit, pati po ang air defense sa venue todo higpit. Ang mga maglarally naman, papayagan kahit walang permit, pero bawal pa rin po makalapit sa CCP complex. At mula po sa Pasay City, may ulat on the spot si June Veneracion. June? 25 araw nang nakadeploy dito sa bahagi ng Macapagal Boulevard, Pasay City. Itong mga armored vehicle at anti-aircraft weapons ng Armed Forces of the Philippines na nakikita ninyo dito sa aking likuran. Ang mga ito, Kwani, ay bahagi ng air defense para sa 30th ASEAN Summit. Kabilang na dito ang isang armored vehicle na armado ng computerized weapon system. Kaya nitong mag-lock ng target at patamaan gamit ang automatic cannon. Kapag may natanga pumasok sa no-fly zone, bibigyan ng utos ang mga nandito na maging alerto. At kapag hostile aircraft na nakita, dito na pwedeng gamitin ang mga anti-aircraft weapon. Mula kahapon hanggang sa Linggo ay naka-lockdown ang CCP complex. Bawal pumasok ang mga motorista, pedestrian at iba pa. Sarado rin ang mga establishmento sa loob ng CCP complex. Nasa 3,000 anti-riot police ang nakadeploy sa loob at labas ng CCP complex. Sila naman ang aharang kapag may mga nagtangang pumasok na mga rallyista. Sabi ni Director Oscar Albayalde ng NCR Police Office, papayagang magsagawa ng kilos protesta ang mga militante kahit wala silang permit to rally. Pero hindi raw sila papayagang makalapit sa CCP complex. Hanggang sa Liwasang Bonifacio lang papayagan ang mga rally na may kalayuan din naman mula sa mismong venue ng ASEAN Summit. At yan ang greatest mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Connie. Yes, June, ang aking katanungan lamang ay of course, ano, yung iniinda kahapon na mga pulis na wala silang masulungan, wala silang mga portalet. Nakita natin ngayon sa video nyo na na-address na. Ito ba ay na-address para dun sa pangkalahatan na mga reklamo, no? O yung mga ibabang areas kung nasaan yung mga pulis natin ay ganun pa rin ang sitwasyon? Nakita natin na tama ka, Connie, na-address na yun sa mga areas na yan na nagkaroon ng, nagpalabas nga ng hinaing. Mismo kay Police Director Albayalde ng si General Albayalde ay mag-ikot kahapon. Doon niya nalaman mula sa kanyang mga tropang nakadeploy na mayroon nga silang kakulangan sa portalet. Actually, hindi kakulangan. Wala daw talagang pinakalat na portalet at kulang na kulang yung supply sa tubig. Kaya in-address niya yan pagkatapos niya malaman yung reklamo niyan mula sa mga nasa mahigit 3,000 anti-riot police personnel na naka-deploy dito para sa 30th ASEAN Summit. Dito sa kaming kinalalagyan, Connie, although ang mga nandito ay karamihan mga sundalo, may mga mangilan-ngilan na mga pulis tayo nakikita, ay nakikigamit lang ng mga toilet na nandito na may kalapitan naman mula sa kanilang pwesto. So dito, kung particular dito sa lugar na ito, wala tayong nakikita, pero may pagpupuntahan naman yung mga ibang pulis at sundalo. Ang naging concern lang daw talaga doon sa mga ibang area na maraming tropa, kagaya niya mga nakikita ninyo sa area na yan, ay yung mga ibang pulis dyan, bago na-address yung problema, ay nakikigamit lang ng kubeta doon sa mga area na talagang napakaliliit lang, na minsan ay pila-pila daw yung mga pulis at batch by batch kung gumamit ng comfort room, Connie. Well, good to know na ayos na yan, June, at kaawa-awa talaga yung kanilang kondisyon kapag ganun nga. No? Maraming salamat, June Veneracion.